All right, so we are live as of today, June 13, 2022. So ang i-discuss po natin at this time 1 o'clock a.m. ay about sa tax mapping. Kung kayo po ay may isang business po at nakarehistrado po kayo sa BIR office, so every year ay nagkakandak po ang BIR ng isang inspection o yung tinatawag po natin tax mapping. So, ano po ba dapat ang kailangan natin gawin at para mapaghandaan po ang pagbisita or surprise visit ng BIR personnel sa inyong office. So, before tayo mag-start, ay magkaroon tayo ng short introduction. Okay guys, so dito po tayo ay i-discuss po natin yung complete guide of tax mapping for the local and foreign enterprises in the Philippines or registered in the BIR in the Philippines. So hopefully ito ay makatulong po sa inyo bilang isang business at ma-avoid po ang mga corresponding penalty, surcharge, compromise na may ipapataw po sa inyo once kayo ay ma-inspect ng BIR personnel na hindi po nila makita yung mga hinihingi nila. So, i-discuss natin later yung mga kailangan nating ihanda, whether may notice or walang notice ang BIR. Pero madalas po wala pong notice yan. It's a surprise, surprise! It's a surprise visit po kayo ng BIR. So, kailangan lagi tayong handa. Okay, so yun ito, as a part of running of the business in the Philippines, the law requires or yung batas ng ating BIR kailangan po sundin on a daily basis. Kung kayo po ay may lagi po, dapat mag-i-issue po ng ating mga resibo, wag po tayo mag-hold or something na hindi po mag-i-issue. Kasi bakit? Pag once hindi po na-issue yan, ay meron pong corresponding charges po yan. Baka sarado po ang inyong business. Okay? So, i-ensure naman po natin nag-i-issue po tayo. Kasi malalaman po ng BIR personnel yan kung nag-i-issue kayo or hindi. Depende po sa record ng inyong revenue. Okay, so the tax mapping in the Philippines can be a challenge or exhaustive process para sa mga business. Kasi kaya nga po kailangan, meron po tayong mga bookkeeper na andyan dyan po para sila po ang magkakandak or something mag-prepare ng mga documents para dito sa tax mapping. Okay, for documentary requirements, for the non-compliance penalty, we listed everything you need to know. So, mamaya, ipakita ko rin po sa inyo yung summarization para at least mabilis po tayo or hindi po kayo malito dahil sa sobrang dami ng i-require or something na i-prepare. Kasi minsan, madalas hindi naman yan pinicheck lahat ng ano. May I a personal based on my experience. Okay, sa tax mapping in the Philippines or yung sinatawag po natin tax compliance verification drive program, also known as tax mapping, to further expand the tax base, enhance tax compliance of business in the country. So the program allows the BIR authorized examiners, ito may yung mga examiners na nagbibigay din ng mga letter of authority sa mga business para bisitahin yung companies natin. Okay, so that's it. So mag-umpisa po tayo, okay? Sorry. Ito po yung BIR procedures during the tax map, okay? Yan. The BIR issues several notices to allow companies to prepare the necessary documents needed for tax mapping. So, minsan nagno-notice po sila, pero minsan surprise. Madalas po surprise. So, BIR will issue a reminder letter to all established to be visited at the start. Pero wag po kayong masa na magbibigay lagi ng letter yan. Talagang surprise po talaga sila nagbibisit. Swerte na lang po kapag once sinabi na lang ng notice. Katulad po this year, kasi dumaan po yung COVID, 2 years po silang hindi nagbisit. Kaya ang ginawa po nila, nagbigay po sila ng letter sa mga ano, sa mga establishment BIR. Like yung isa kong kliyente, nag-send po sa angkala nila ano, kung ano na eh. Sabi ka, nagbibisita lang yung BIR para
i-check yung mga documents natin. So kailangan prepare po tayo yan. O mamaya i-discuss po natin. So ito po yung mga hinahanap. So dapat meron po tayong enumeration ng requirements. Ito yung bibigay po ng ano ng BIR, enumeration of requirements in business, and also list of BIR requirements before, during, and after operation of a business. Then number 3, list of BIR forms along with deadlines. So may mga 0605, 6001, if you miss and siningi yan. Deadline for filing and payment required for, okay, corresponding tax. Sorry, kakakain ko lang. Okay. Coverage tax mapping. Coverage tax mapping natin. Una, the taxpayer registration of head office and branches. Ito yung BIR 2303 along with related updates and posting with the conspicuous auto. So hopefully nakikita po yan. Yan po. Ito po yung aking business registration ng BIR. So kailangan nakapaskill po to, ha. Kailangan nakapaskill po sa office ninyo yung BIR 2303 para at least hindi po nila mapansin na bakit hindi nakapaskill yung BIR 2303 mo. At least pagpasok pa lang nila ng office, ayun na, nakita nila na kagad yung 2303. Hindi, check na kagad nila sa checklist yun. Okay? Then, payment of annual registration. Ha? So, ito po yung 0605. Every year po, nagbabayad po tayo ng 0605. Yan. Okay? Every year. Nakapaskill din po ito dapat. So, pagpasok po nila, makikita na rin po kagad nila yan. Check kagad din na sa checklist. No question. No question po. Alright. Doon ito. Authority to print receipts and invoices. Issuance of such receipts and invoices of every, ito yung mga all official receipts, delivery receipts, what else? Official receipts, delivery sales invoices, purchase ano receipts, gana, etc. So, lahat yan ihingiin po sa inyo. So, dapat nakaprepare po yan. Then also, yung pinakalast na pinagsulatan po ninyo, ayun po yung papakita nyo muna. Yan lang tip po sa inyo, yung isa lang, yung pinakalast lang po. O yung, anyway, yung lahat po na gamit, then yung pinakalast po ang inyong ipapakita. Kasi yun lang naman po ang titignan nila. Ano yung pinakalast. Then ilan na po yung nagamit. Or else, kahit hindi naman mo yung ipakita yun, makikita nila sa booklet number kung ilan na po yung na-issue nito. Okay? So, dapat prepare kayo dyan. Then also, yung authority to print na pwede nyo rin po ipakita yan. At least, ito, i-check po kasi nila yan. Yung 1921. Okay? 1921, ito po yung authority to print na iaano natin. At lagi nyo pong tatandaan yan, ha? Alright. Ano pa? Next, number 4. Registration. Kung kayo naman po ay mga grocery at gumagamit po kayo ng CRM, POS, at CAS, hihingin po nila yung registration ninyo. Okay? So, prepare nyo lang po yun. Then display of ito po yung sinasabi ko, display of registration notices and other related requirements. So nakapaskill po yan, especially yung ating ask for receipts. Sorry ha guys, hinahanap natin isa-isa yan para maipakita ko po sa inyo yung example po niyan. Yan. So, ito po yung ask for receipts. Kailangan po nakapaskill din ito. Kasi ito yung, once may penalty din to pag hindi po nila nakita. Okay? So, hopefully, dapat sundin po natin yan. Yearly yan, ha? Guys, so, even though na hindi po sila nag-inspect, dapat nakapaskill po yan sa inyong, whether sa front or some front ng pintuan or something sa receptionist po ninyo. Then, okay, registration of book accounts. Ano po yung book accounts? Simplified amount to manual or simplified books of approval, yung loose leaf. Okay. So, gusto ko rin i-discuss yung, yung loose leaf book accounts para makatulong po sa inyo kung paano po gawin to. Yung loose leaf book accounts, ito po yung galing po sa Excel na ipapa-approve po ninyo at gagawin po hardbound po siya. Okay? With bookkeeping regulation. So, ito po yung manual books. Okay, ito po yung manual books at yung isa yung hardbound na loose leaf. So may comparison po doon. Separate discussion po natin 'yan.
The next is the number of requirements can be overwhelming to help you avoid overlooking. So, pwede natin, show ko sa inyo yung ating listahan. Ito po yung listahan ng checklist for the corporation of the Philippines. So, mas makakatulong po sa inyo to. Pwede ko pong i-send po or something ilagay po sa ilagay ko po sa ating sa Facebook page ko para maging downloadable to tax mapping checklist po ninyo natin. Okay? So para at least masundan po ninyo at hindi po kayo malito. Okay? Yan po. So hindi ko na po iisa-isahin. Yan. At least prepared kayo and also guide na nagaguide po kayo ng tama. Okay? O yan. Buo natin. Okay. Yan. Alright. So yan. BIR penalties for violation during tax mapping. In case hindi po kayo prepared, may mga corresponding penalties po ang ating BIR. Okay? So ipakita ko po sa inyo yung corresponding penalty po dito. Yan. So ito, violation checklist for corporation in the Philippines. Yan. Yan po yung mga penalty. So kung wala pong registration requirements at nahuli po tayo, meron pong first offense, first class municipality, second law, siguro itong mga based on the municipalities. Pero kapag second offense, yan na po yung ating penalties. Failure to renew registration, yan. Then ito yan, 1,000 pesos yung 0605. No certification display, 1,000 pesos. No notice to display. Ito yung sinasabi kong notice to the public display yung ask for receipts. Okay. Then invoicing requirements. Okay. Failure to issue receipts. Okay. Refusal to issue receipts. Okay. 10,000 po yan. Duplicate copy of receipts, invoices is blank but the accomplished original is detached. Okay. So dapat lahat ng mga cancel, ikakabit nyo pa rin yan, yung kulay puti sa resibo. Okay? Then, use of unregistered receipts, invoices. Oh my God, 10,000 to, guys. Second of page, 20,000. Yung mga hindi nyo pinagawa sa authorized printer. Incomplete information receipts. So, kailangan kompleto po from the name, address, TIN number, amount, and also, etc. Kung ano yung nakalagay po sa resibo. Okay? Use of unregistered cash receipt. Okay. 25,000 yan. Then, failure. Okay. Yan. So, isa-isayin nyo lang yan, ha? Dito naman, sa book of accounts, kung wala po kayong sulat, at hindi nyo po na ipakita, failure to keep sa book of accounts at the place of the business is worth, ito yung mga, based on the gross annual sales return. Kung wala naman kayo, 1,000 pesos ang compromise. So, babayad po kayo ng 1,000 pesos basta hindi po lalagpas ang 50,000 and so on. Okay? So, yan po yung mga penalty po natin. So, hopefully, itong video na ito makakatulong po sa atin. At isa pa po, when they will do the tax mapping, sinasabi ko nga po sa inyo, is either magbibigay po sila ng notice na bibisita po sila sa office nyo. And madalas ay wala po. So baka by next year, hindi na po sila magbibigay na notice. Bibiglayin na lang po yan. So be prepared. Yun lang naman magiging tip po sa inyo. Maging ready po sa lahat ng bagay. Kaya dahil kung kayo pa i-register sa BIR, ititrace po kayo ng BIR para mabisita po kayo sa office. So pag bumisita po ang BIR, huwag po natin susungitan, na ang pinakakigyan is yung magbabait-baitan tayo sa kanila. Obey po natin sila. Let's welcome them to the office. Huwag niyo po silang susungitan. Kasi kapag sinungitan po natin ang BIR,
examiner yung nag-tax mapping, eh baka masungitan din tayo nila. Always gentle to them. Wala pong, kahit sabihin po na tama po, always gentle. Yan lang pa yung kasi. Okay? So that's it. So maraming salamat. So kung hindi ka pa subscriber at natutunan, may mga natutunan ka dito sa ating topic, please subscribe na lang. Ha? Then, huwag pong kalimutan yung bell button para sa updated live stream or upload video natin. Maraming salamat.